I don't want to lose her. Rinig kong sambit ni Prince Dimir. Don't be foolish, Dimir. Sagot ng Reyna sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata na tunghayan natin, kung paano unti-unting nawawala ang atensyon ni Prince Dimir sa ating bida. Sa susunod, alamin natin kung taktika lang ito ni Prince Dimir o totoong wala na siyang nararamdaman sa bida. Chapter 30, The Seducer. Tahan-dahan akong umangat at tinignan ang mukha ng taong nagbigay sa akin ng panyo, si Prince Omar. Iba't ibang project ang ginawa namin mahigit sa 3 buwan na andito ako sa Ankara. Inikot namin ang city para makita namin kung ano ba ang mga dapat bigyang pansin ng mga programa. May feeding program para sa pulube, nagkaroon pa ng maraming training para sa educational needs ng mga bata na nasa orphanage. Nagkaroon din ng every week na pagbibisita sa mga matatanda na nasa home for the aged. Sa mga panahong ito, lagi kaming laman ng binabalita at daily saba ni Prince Omar. Nagmistulan kaming mga instant celebrities sa Turkey. Picture dito, picture doon. Nagkaroon pa ng mga tuksuhan na bagay daw kaming dalawa at sweet na sweet sa isa't isa. Pero ang totoo, naku, kapag andyan ang kamera, parang lintang nakadikit sa akin si Prince Omar. At kapag wala naman, matang nakatingin at mag-isa na lang ako na pinapakilos niya at tinatawanan lang ako sa gilid kasi ang sipag-sipag ko daw. Malapit na daw niya akong patayuan ng statue ng mga orc. Tuwang-tuwa ang Reyna sa development ng popularity rate ng palasyo sa mga activities na ginawa namin. Cheers for the success! Sabi ko nang itinaas pa ang wine glass sa harap ni Prince Omar. Cheers! At sabay pa nakaw na halik na biro nito sa akin na hindi naman matuloy-tuloy. Wala akong pagtanggi sa ginagawa ng pag-ganon-ganon ng prinsipe. Sanay na ako sa mga biro nito. Sa loob ng ilang buwan na magkasama kami, dapat lamang na masanay na ako sa mga kalokohan niya. Nung una, pikon ako sa mga gawin nito, pero nung tumatagal, ay kasama na yun sa sistema ko. In the first place, I know ginawa niyan lahat para hindi ako malungkot ng todo sa bagong lugar na napuntahan ko kasama siya. Muli ay nanumbalikan lahat na nangyari bago ako nagkaroon ng sariling buhay dito sa Ankara. 4 oras mahigit ang biyahe mula sa Istanbul hanggang Ankara, capital city ng Turkey kung saan nakatira si Prince Omar. Half Arabian and half Turkish siya. Ngunit mas madalas ito sa Turkey kung nasaan naninirahan ang yumaong ina nito. Gwapong-gwapo din naman si Prince Omar. Hindi hamak na mas gwapo ito kaysa sa portrait na dati ko lang tinitingnan sa palasyo na katabi ng larawan ni Prince Dimir. Maamo ang mukha nito na parabang anghel na ibinaba sa lupa dahil sa kakulitan at kalokohan. Do you know that Prince Dimir and I were best friends before? Panimula ng prinsipe bago pa kami makarating ng mansyon nito. Napasulyap ako sa kanya at umiling. Ayoko sanang pag-usapan ng kahit na anong tungkol sa lalaking iyon. Fresh na fresh pa ang lahat na nangyari at hanggang ngayon, hindi klaro ang mga bagay-bagay dahil hindi naman niya ako kinakausap para paliwanagan. He is too jealous of me because I am more handsome than him. Salita nito na sinabayan pa nito ng pagtawa na nakakaloko. At doon ay natawa ko. Iba talaga ang tama ng lalaking ito, naisip ko. Napailing-iling ako at muli ay tumingin sa kanya. Oh, really? Nakangiti kong pagtatanong. You don't believe me? Takang pagsagot niya sa akin. Look closer. At nilitan pa nito ang mga mata para mas mukhang kaakit-akit. My nose is more prominent than him. And my lips are more kissable too. Bulalas ko. Touch my biceps. Pagturo pa nito sa braso niya.
it can make you happy. At tumawa pa ito na sinabayan ko. You are so lovely, Hia, when you are smiling. Dagdag pa nito na nakita niyang tumawa na ako kahit bugto ang mga mata. But you look like Shrek's wife when you're crying or frowning. At biglang kumamyo ito na nakita niyang sumimangot ako. That's okay. At least, you're still a princess. Princess Fiona. Humalakak ito na parang demonyo at pinagahampas ko naman siya. Simula siguro nang nalaman naming buntis ang prinsesa, gabi-gabi ata akong humahagulgol sa loob ng kwarto. Sa araw-araw naman akong binibisit nitong isang to habang gusto kong magkulong sa kwarto para magmukmuk. Ito naman isang taang to ang mangungulit at nang mangungulit para kumilos ako. Nariyan na ipagigising ako kay na Cherry or Rex dahil ilang araw na akong hindi pumapasok kay Mr. Scott. One day, binuhat pa ako nito papuntang library para pumasok sa klase ni Mr. Scott at tagatimpla ko pa ng kape para hindi lang ako laging pupungas-pungas sa klase. Ilang araw din na hinahanap-hanap ko din ang anino ni Prince Dimir ngunit hindi ko na ito makita. O kung minsan na makita ko ito, ay kasama naman ang buntis nitong fiancé. Nang minsan ay nakbukas ang pinto ng Reyna at tarinig kong nagtatalo silang dalawa ni Prince Dimir. I don't wanna lose her, mataas ang tono ni Dimir. Stop your foolishness, Dimir, pagsagot ng Reyna. At may isang kamay na humila sa akin, papunta sa gilid. Si Prince Omar. Stop hurting yourself, Hia. Bumulong ito sa akin at inirap ako sa kanya. Come with me in Ankara. Heal yourself and come back here when you're ready to face the people who caused you this pain. Hindi ako alam, pero sa mga narinig ko, sobrang naaawa ako sa sarili ko. Sobra-sobra. Kaya naman napayakap na lang ako dito at ibinuhos ang lahat ng luhang kaya pang lumabas sa mga mata ko. Nung nakapagpasya ako, pinili talaga namin ng madaling araw makaalis para wala nang mahirap na pagpapaalam ang gawin ko pa sa Reyna at sa mga dati ko pang kasamahan sa palasyo at mga kaibigan. Bago ako umalis ng palasyo, ay nilibot ko ang lahat-lahat na nagbigay sa akin ng magagandang alaala sa loob. Sa headquarters, sa balcony, sa garden kung saan nagpropose ang prinsipe, sa library kung saan ako natutulog para iwasan si Prinsipe Dimir. Masarap pagmasdan ang palasyo sa labas. Maliwanag at malaki. Bago pa ako umalis, ay kitang-kita ko na ang nakatungaw ang mahal na Reyna habang inaalo-alo ito ng mahal na hari. Araw-araw na ginagawa ng Diyos ay ginagawa akong prinsesa ni Prince Omar. Hindi ko kailangan mong hingi dahil lahat binibigay. Hindi na nagtatanong, ginawa na lang. Araw-araw na nga ata akong may pa-flower at chocolate. Every morning, may pa-breakfast in bed. Kapag galing sa restaurant business na to, ay umuwi na may pasalubong. Every Saturday and Sunday, lumalabas kami para mag-banding. Gusto daw niya ako mag-relax para makapag-focus sa mga next activities na nakaline na para trabahuhin namin dalawa. Tapos na ang kontrata na hindi ko alam kung anong kontribusyon ko dahil sa huli, si Prince Dimir at Prinsesa Ayla pala din ang magkakataluyan. Love wins, ika nga. At ako, panakitbutas lang pag wala na ang prinsesa. Sa huling usap namin ng Reyna, humiling na lamang ako na uuwi na ng Pilipinas para dun muling magsimula pagkatapos naming tapusin ang muling proyekto ng taon na ito. Bukas ang huling proyekto ng palasyo dito sa Ankara. 3 days after, ay uuwi na ako ng Pilipinas. Takantaka ako na parang nasaniban ang loko-loko at halos hindi ako pakilusin sa pagsusukat sa mga meal para sa homeless people. Prince Omar, do you have a plan to get married? Pagtatanong pa ng isang reporter na hindi mapigilan ang kuryosidad nito. I think the answer lies to her, sabay turo sa akin. At nagkaroon ng mas maingay na tuksuhan sa event hall. Kasabay na pagiti ko ay ang pag-akbay nito sa akin at pagkapit ko naman sa bewang nito.
I'm going to think about it. Pagsakay ko sa biro niya. Ohiya, are you sure with that? I'm not joking. I wanna marry you. At mas lalo namang nag-init sa panunukso ang mga tao sa paligid na itinawa ko na lamang. Nasa kaligitnaan kami ng ganong tagpo nang natanawan ko ang isang figura na parang si Prince Dimir. Nagpalingalinga pa ako para hagilapin ang mga mata. Ang figurang iyon, ngunit bigo na akong muli ko makita. Gusto kong makasiguradong hindi si Prince Dimir iyon. Nakakaisang hakbang pa lang ako ay hinawakan na ako sa kamay ni Prince Omar. Stay here. Bulong pa nito. Naging uncomfortable ako at laging nakamasid sa paligid na ikinabahala naman ni Omar. This is the last project, Kia. At hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Focus. Sa araw na to, naramdaman kong hindi ako masyadong inaalas ka ni Omar. Nakakapanibago. Mas naging sweet pa ito at laging nakadikit sa akin. Mukhang nagpapakabait kasi ilang araw na lang ay uuwi na ako. Naisip ko. Sa oras ng lunch ay pinaghanda pa niya ako ng food at nagpaluto pa ito ng paborito kong mga seafood. Masaya ang lahat at masaya naman din ako sa mga kasamahan ko. We are going to have a victory party after this. Pag-a-announce ni Omar sa microphone. Victory party and farewell party. Dugtong pa nito. Should I come with you there? Feel yung pagtatanong pa ni Omar. Sabay kindat. At hiyawan na naman. Habang nagkakatuwaan ang lahat, ay tila parang may mga matang hindi nagpapatahimik sa akin. Nagpalinga-linga ako. Guni-guni ko lang yata ang lahat. Hanggang ngayon ginugulo pa rin ako ng imahinasyon ko. Sinundot ako ng marahan na pagtapik ni Omar at nag-abot ng isang paperback. Change your clothes, sabi pa nito. Kinuha ko ito at dali-dali nagtungo sa restroom ng event hall. May kalakihan nito at pwede ding mahiga sa linis. May music pa na nagpapagaan lalo ng ambience. Yung kapag uupo ka sa trono ng mga hari upang magbawas, pwede ka na ring mahiga after. Sa gitna ng restroom, may parang couch na walang sandalan. Waiting area ata ito. Astig, pwedeng tumambay. Pagka-amaze ko. Napapalibutan din ang mga salamin na talaga namang maganda sa paningin. Pumasok ako sa loob ng cubicle at nagsimula ng pagpalit ng damit. Napaka-sexy ng damit. Fit na fit ang itim na palda at white na blouse na nagpapatingkad sa hubog ng aking katawan. Sinuot ko rin ang mga alahas at relo na nasa paper bag. Nagmamadali ako lumabas na kasabay nun ay ang pagsinghap ko sa nakita ko. May taong nakaupo sa couch. Tahimik. Tiko mambibig. At inaabangan akong mataranta. Kalmado akong tumungo sa harap ng salamin upang iayos ang paglalagay ng hikaw sa tenga. Naglabas din ako ng lipstick at ang pressed powder para tumigil na ang lahat at makakakita naman ng kagandahan. How are you? Malamig na tanong na nagmamay-ari ng boses. Hindi ako sumagot at patuloy na nag-aayos sa harap ng salamin. Tumayo siya at lumapit sa tabi ko. Ang kapal talaga ng mukha sa isip ko. Are you avoiding me? Sarcastic na pagtatanong nito. Hindi ako sumagot. Hiya, please leave us alone. Promise me, when you see my husband in any moment or circumstances, never, never seduce him anymore. At sabay harap nito sa akin. Or else, I will destroy your peaceful life again. At hinawakan pa nito ako sa balikat ko. I never seduce anyone. Inis kong pagkakasabi at hinawi ko ang kamay nito sa akin. Pinagsasabi nitong babaeng to. Hindi ko maiwasan na maisip. Pupunta rito para magsasabi ng kung ano-ano. Baliw na ata ito. Tinalikuran ko siya. At dali-dali sana akong lalabas ng restroom nang bigla na lang ako napatigil dahil sa pagsigaw nito at paghingi ng tulong. Si Princess Ayla ay nakahawak sa tiyan niya at para nakakaramdam ng sakit.
Hindi pa nito kabuhanan pero para na itong manganganak sa sakit na nag-a-appear sa mukha nito. Kitang-kita ko na ang pagdaloy ng dugo sa hita niya. Yung walang emosyon na mukha, kanina ay napalitan ng takot at pag-aalala. Help! Help us! Pataranta ko ang paghingi ng tulong sa labas ng CR. Baka kung ano mangyari dito ay sa akin pa maisisi. Mahirap na. I need to save the baby. At determinado akong gawin iyon. Patuloy akong humingi ng tulong para maipadala si Princess Ayla sa ospital. I need to save the baby. Ulit ko pa sa sarili. At una nga po nagtatapos ang ating kabanata 13. Sa susunod, please comment down below kung ano sa tingin nyo ang mangyayari sa pinagbubuntis ni Prince Ayla. Si Prince Dimir nga talaga ang ama nito. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.